Welcome back mga kabaryo sa ating Usapang Baboy. And ngayon po, finally, dumating na yung mga dumalaga para sa BNC Farm or sa farm ni Ma'am Michelle. So ngayon po, samahan niyo ako at bisitahin natin. Dumating na po mga kabaryo yung mga guilds and ito na po sila. So ito po mga ito ay dumating kaninang alas 4 ng umaga and ayan nga po medyo pagod pa sila. Okay, so ito po ay galing sa Cavite. Dating John and John Farm, ngayon ay AA Seed Stocks Farm. Ang pinagtataka ko po dito ay bakit hindi ginagamit ito. Ayan, so kumakain sila doon. So ayan po si Sir Jasper, kanina pa po yung madaling araw and siya po yung tumulong na tumanggap dito sa mga guilds na dumating ano po. And ngayon po tinuturukan niya ito ng Bexan SP. So para po mabawasan or ma-minimize natin yung stress galing doon sa biyahe. Ayan. Okay, so ito po yan. Ito po yung Bexan SP, B-complex vitamin siya plus liver extract. Marami po siyang laman na B vitamins na nakakatulong para po ma-lessen natin yung stress. And ito po ay binibigyan natin ng 5 ml kada ulo ng gilts na bago nating dating. Okay. Ayan, so ang ganda po ng itsura ng ating mga gilts. Nice. And siguro po itong mga ito ay tumitimbang na ng nasa 130 kilos. And ready to breed na yan. Then, tingnan po natin yung iba. Bali, 10 po silang dumating. So, syempre po, sa unang linggo, kailangan talaga nating i-observe yan. Ayan po, tulad po nito, medyo nahihirapan siya maglakad. So, under observation po itong guilt na ito. Pero, marahil po yan ay dahil nga po dun sa pagbaba nila dun sa track. Pero, titingnan po natin. So, hopefully po, after 1 week, okay na ito. And sa mga guilds po na dumating, meron na pong ibang naglalandi. So ayan po, chine-check ito ni Sir Jasper kung naglalandi rin itong inihini ito. So kailangan din po natin na isulat yun. And ito po ay para malaman natin kung kailan yung susunod niyang landi. Kasi sa susunod po landi namang ito ay ibibreed na po natin sila. So bakit hindi po natin sila ibreed ngayon? Kasi stress pa nga po sila and kulang pa po yung kanilang bakuna. And then ito, meron pa po tayo ditong isa. So, andyan din po siya sa sahig kumakain. Hindi ko po alam kung mas masarap ba sa sahig kesa doon sa kanilang feeding trough. And ito naman ang tuturukan ni Sir Jasper. Nakalabas pa. Okay, so nakapasok na po siya and mukha rin pong namumula ang ari nito. Okay, then dito po tayo sa isa. So sabi po ni Sir Jasper, kaya pinaghiwalay itong dalawa dahil masyado pong matapang itong isa, lag ng aaway. What? So ngayon po, nakahiwalay na siya. Bartolina kumbaga. So ito na po yung last na guilt na tuturukan ni Sir Jasper. And ayan po, chine-check din kung landi na siya. Ang chine-check po dyan ni Sir Jasper ay kung may mucus discharge. Ayan. And habang naghahabol po si Sir Jasper dito para turukan ng Bexan SP, konting background po muna dito sa ating mga guilds. Ano po? So ito pong mga ito ay sinuwerte tayong nakuha na ang edad ay 7 to 8 months na. Kasi usually po, ibinebenta ng AA Seed Stocks Farm ang mga dumalaga nila sa 5 to 6 months. So ito po ay naka-reserve
pero hindi po kinuha, kaya nung nag-inquire po tayo ay ito po ang mga ibinigay. And kung tutuusin po, ready to breed na sila. Pero since nung nakita nga po natin na wala pa silang bakuna sa Parvolepto-Erysipelas or PLE vaccine, babakunahan po muna natin ito bago natin sila i-breed. Okay. So ayan po, mukhang pagod na yung inihin. And pagod na rin si Sir Jasper. And ayan. Muntik pang mahirapan si Sir Jasper. So ayan po, yan na po yung last natin na gilt na tuturukan ng Bexan SP. So eto na nga po sila. And medyo dapat sa ngayon ay relax-relax lang sila. Eto. Yan, so mukhang pagod pa po talaga sila. And syempre may stress din po itong mga ito kasi bago nga yung kanilang kulungan and iba na yung mga kasama nila. Although kung namimiss naman po nila yung dati nilang mga kasama, pwede naman sila mag-video call gamit itong kanilang wifi dito sa kanilang kulungan. Say what? Ayan, medyo high-tech po talaga dito sa farm ni Ma Michelle. Wow! Kagaya po nung sinabi natin kanina, kailangan na natin i-check kung sino dito yung mga naglalandi. Itong dalawa ayaw maghiwalay. Ito hindi landi. Hey. Ayan, landi ito. Kunin lang po natin yung number. 3564. Palista po. 3564. So kailangan po may record tayo ng mga naglalandi para alam natin kung kailan sila uulit. And ayan, sana hindi ito masira ng ating mga dumalaga. Medyo makapal po ang bakal. Nope! Dito naman po tayo next. Mukhang ayaw pa pong ipakita sa atin at tinatakpan ng tae niya. Parang ito din eh. Ito, 3730. Hindi pa to. Yung 3880, bakit hindi pa ano? Alin? Ito, hindi ano. Hindi pa. Meron sila kung matanda eh. Ayan, meron din po tayo dito ang isang naglalandi. So, ang mga ito po ay kaka 7 months pa lang. Ay, ito, dalawa ano? Itong dalawa. 3688. Then dalawa po dito. Then ito naman po yung alanganin kami kanina ni Sir Jasper. So check yan ni Sir Jasper kung totoong mucus discharge. Ayan, namoy pa. So, ito pong si 3699 ay ipapa-observe pa rin. Okay. Then, ito na po yung last. So, hindi po ito landi kanina. Bale, ang total po na naglalandi natin ay 5 dumalaga and yung iba po ay i-observe pa. Ayan. So, ito po ay nakita natin na papilay-pilay. So ito po ay kailangan din natin isulat and i-report dun sa source ng ating breeder stock. So ito po ay posibleng palitan pag nagtuloy ito. Ngayon po sabi natin dati dapat meron ditong tangke. Pero ngayon po dito lang muna na ilagay. So kinulang po sila sa oras and kahit nga po yung net wala pa. So ngayon po may tubig na ito. At least nakahabol pero makikita po natin yung iba ay may leak. So, kailangan pong i-check yan and ayusin ulit. And hindi naman po lahat ay may problema. Meron lang po talagang iba. So, kailangan po natin siyang ayusin kasi sayang naman po yung tubig and sayang yung gamot na nakalagay sa tubig. So, yan po.
Siguro po ay Teflon lang naman ay magiging okay na yan. So, ayan po. Sine-check na yan. And aside po sa leak, kailangan din po nating i-check kung lahat po ng drinkers ay may tumutulong tubig. Or wala pong bara yung mga ginagamit nilang nipple drinkers. Para naman po sa medication nila ngayong unang linggo, ito siya, Betracin Gold. So ito po ay may laman na doxycycline, thiamine, vitamin A, B12, and probiotics. And ito po ay nakahalo na dito sa kanilang mga drum. So ito po ay naglalaman ng kalahating tubig lang. So approximately ay 100 liters lang. So naglaman po tayo dyan ng 5 na 24 grams na Betracin Gold. So ito po ay ibibigay sa ating mga gills for 1 week para maiwasan po natin yung mga posibleng infection na makuha nila or dala nila. So ito po yung tinatawag natin na antibiotic flushing. Next po na kailangan natin i-check itong kanilang mga papeles. So ito po yan. Wait lang. Ito. So ito po yung tinatawag nating pedigree. So ito po ay parang birth certificate. Nakasulat po dyan kung kailan sila pinanganak, sinong tatay nila, ilan sila magkakapatid, kung ano ang motto nila, pangarap nila sa buhay. So yung pong record ng ating mga dumalagan po. And bawat isa po, meron sila nyan. So ito po ay para rin sa recording. And matrace natin kung sino yung mga inhin na magaganda. So yan po. And then aside po dito, marami pa po itong kasama. Ayan. So ito naman po yung procedure kung paano ang tamang pag-aalaga ng mga gills. Ayan. So may warranty rin po dito. And then ang gusto ko pong tingnan ay ito. So ito po yung record, summary po ito. Nakalagay po dito kung sino yung tatay, kung ano yung performance ng gills. Pero ang gusto ko pong i-check lagi dito ay kung ilan yung liter size. So dito po yun. And ang gusto po sana natin dito ay laging more than 10 ang liter size nila. And aside po sa liter size, chine-check ko rin po yung ADG. And ang gusto naman po natin doon ay more than 600 grams. So aside po dyan, marami pa itong laman. Katulad nga po nito na kung ilan yung mga teats or yung mga utong na buhay or functional ng bawat gill. Then doon naman po tayo sa next page. Ayan. So ito naman po yung record nila ng bakuna. And nakita nga po natin dito, wala pa silang bakuna ng PLE during itong panahon na nga na dumalaga sila. Kasi nga po siguro ay hindi po sila nakuha ng maagap. So next page. Ayan. So ganun din po. Kaya base po sa kanilang vaccination record, gagawa po tayo ng bakuna naman para sa kanila bago natin sila i-breed. So pabibigyan po natin sila ng PLE, hog cholera, and booster shot ng PLE ulit. So basic lang po muna tayo and observe. So yan na po muna mga kabaryo, and doon na tayo sa shoutout. Kaya shoutout po kay Sir Bernie Torres, Sir Brester Soriano from Japan, Ma'am Kams Abobot, OG Shop, Frey and Kiang, and sa masarap na pamerienda ni Ma'am Michelle Barcela. Ayan, so thank you po sa panonood and sa lahat po ng ating mga kabaryo na patuloy na sumusuporta at nagtitiwal sa ating channel. Maraming salamat po and mag-iingat po tayo palagi. Isa pang baboy na may katuwaan, mampasaya ng Pig Relax.